Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito ating gunigunita ang kapistahan ni San Carlos Borromeo. Kaya naman taglay ang pusong mapagpasalamat, patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. Itaas ang kahilingan sa misang ito at ang mga humihingi ng panalangin. Gayun din ang ating mga personal na kahilingan. At upang tayo'y maging karapat-dapat na dumulog at magdiwang sa misang ito, asama rin natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa ng ating mga iyong pinapanalangin. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong spiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, pinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwang ko na rin, hindi ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing.
sa iyong kapayapaan. Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Alleluia. Dunya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sabagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, tayong mga Pilipino ay kilalang kilala sa ating hospitality. Talagang napakabuti natin, lalo na po sa ating pong mga bisita. Kaya naman po, siguro pagdating ng handaan, lalo na kapag piyesta, eh mangungutang ka para lang may maipaghanda. At minsan, yun namang kumakain, abot-abot ang pintas ng kanilang doon sa pinakinakain mo. Ang alat-alat ng pagkain. Parang minadali lang. Pero para po sa atin, ang mahalaga ay nakapagpakain tayo. Ang mahalaga po ay naipagdiwang natin ang piyestang yon. Pero siguro, meron pang mas malalim na ibinibigay na pakahulugan ang ating pong paghahanda na ngayon ang ating pong ebanghelyo ay isinisiwalat. Ang sabi po ni Jesus ay ito, "Kapag ikaw ay naghanda, hindi lamang ang iyong kapatid, mga kaibigan, mga kakilala o mga mayayaman ang iimbitahan mo. Kasi sila man din ay pwedeng maghanda at pwede kanilang imbitahin. Ang gawin mo kapag maghahanda ka, ang anyayahan mo ang mga mahirap, ang mga pingkaw, ang mga bulag, ang mga pilay, yung mga taong hindi makagaganti sa iyo. At matapos mong gawin to, tiyak gagantihan ka ng iyong Ama sa pagkabuhay ng mga banal." Alam niyo po mga kapatid, ano po ba yung binibigyan ng pansin ni Jesus? Itinuturo po sa atin sa araw na ito ang tinatawag po nating hospitality at generosity. Kapag sinuri mo pong mabuti, yung pong paggawa ng kabutihan, pagtulong sa kapwa o pagpapakain ang siyang pamantaya ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ngunit kailangan tignan po natin ang ating motibasyon. Kailangan suriin po natin ang intensyon natin bakit natin ginagawa
ang mga bagay na ito. Alam niyo po, minsan makikita po natin ang mga mayayaman. Ang yaman-yaman na pero ang damot-damot naman. Meron naman pera pero hindi nagbabahagi. At minsan kapag tinitignan po, ang pinakamasakit pa po rito ay ito. Yung pong kayamanan nila ang kanilang ginagamit to exploit more ang pagsamantalahan ang kanilang kapwang walang-wala. Kaya naman, ano po yung ating pong nakikita sa bagay pong ito? Ngayon po'y panahon na ng tinatawag nating preparation sa eleksyon. Kailangan suriin po natin ang ating pong paninindigan. Bakit po? Kasi yung mga kandidato, ang buhay nating mga may hirap, kapag panahon ng eleksyon, away napupuno tayo ng biyaya. Miski pa paano nagkakaroon tayo ng pag-asa. Bakit? Kasi mas marami ang nagbibigay at tumutulong. Mas marami ang nagkakaloob ng mga ayuda. Pero ang tanong po rito ay ito, sandali lang, yan bang mga politikong yan, kanino ba galing ang ipinamimigay nila? In the end, kapag tinignan mo, nanggagaling din pala ito sa kabanang yaman ng bayan. Kaya naman, ginagamit nila upang ibahagi sa atin. At kapag halimbawang worst comes to worst, yung pong kanilang ginamit para tayo ay tulungan, pagdating ng naluklok sila, anong gagamitin nila? Aba, kailangan nilang bawiin ang puhunan nila nang sa gayon mas makita ang ganansya po nila. Mga kapatid, kapag sinuri po natin, bakit nila ginagawa ang pagtulong sa kapwa? In the end, magugulat po tayo dahil ang kanila palang intensyon, ang pagtulong sa kapwa is actually para hingin ang ating boto nang sa gayon iboto natin sila. Sa bandang huli, sino ang kawawa? Tayong mga Pilipino, tayong mga butante, ang ginisa sa sarili nating mantika. Kung ganon, mga kapatid, ano po ang sinasabi po ni Jesus? Kung tayo po raw ay gagawa ng isang mabuting bagay, tiyakin po raw natin na ang paggawa natin ay nanggagaling sa pagkilala natin na ang Diyos ay mabuti. Kung kaya't anuman ang charity'ng gagawin natin, grounded sa ating pakikipag-ugnayan at sa pagkilala natin sa kabutihan ng Diyos, kaya natin ginagawa to. Ginagawa po natin ito hindi para hingin ang boto mo. Ginagawa po natin to hindi para kilalanin mo ko. Ginagawa ko ito dahil kinikilala ko ang Diyos na butihin na siyang nagkakaloob sa akin. In the end, sisinuhin po tayo at tatanungin po tayo, Matthew 25 na nagsasabi ng ganito, nung ako ba'y nagugutom, pinakain mo ako? Nung ako ba'y nauuhaw, pinainom mo ako? Nung ako ba'y walang damit, pinaramtan mo ako? Nung ako ba'y may karamdaman, binisita mo ako? Nung ako ba'y nasa piitan, pinahalagahan mo ba ako? Mga kapatid, katanungan ito na dapat po nating sagutin. Kaya naman sa araw pong ito, hayaan po natin ang ebanghelyong ito ang magpaalala sa tunay nating naisin at sa tunay na intensyon ng Diyos para sa atin. Gagawa tayo hindi para palakihin ang pangalan natin. Gagawa tayo hindi para makilala ng iba. Gumagawa tayo dahil batid natin na ang Diyos ay butihin at ginagawa niya ito sa atin. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, hayaan po natin ang lahat ng bagay na gagawin natin, pagpapakain sa mga dukha, pagtulong sa mga kapos, ay gawin natin ito sa pangalan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman ang sabi ni St. John Vianney, ang sabi niya po ay ito, mananagot tayo kung bakit hindi natin tinulungan o tinulungan ang ating kapwa. At ang mga mahihirap, mananagot din sila kung ano ang ginawa nila sa mga bagay-bagay na kanilang tinanggap. Kaya mga kapatid, halina, sa misa pong ito, hayaan nating matutunan ang pamantayan at ang daan
ng poong Jesus Nazareno ang gumawa, ang magmahal, ang magpatawad, ang magbigay. Nang sa gayon, pagdating ng takdang panahon, maging karapat dapat tayo sa pagkabuhay na kaloob ng Diyos sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na sa langit upang maging mapagpahayag ang malalim na tunay na pag-ibig at kagandahang loob, pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa, ang ating tutugon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yung mga nagtatalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalingat at atensyon. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mong aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayon si San Carlos ay aming gunugunita. Ipagalo mong dito aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bungang walang kabuti, ang walang hanggang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo ang kanyang malasakit na kapakanan ng tanan sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at iisipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran.
at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kay Jesucristo na maasahan sa kadapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ang nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga manalangin kanilang inuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito natitipon, kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muli ang pagabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa itinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian mga relyoso diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng aming mga ipinapanalangin. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalamihang Maria, ina ng Diyos, kabiyak niyan sa puso si Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, San Carlos. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating pahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Jesus, mula.
buhay ka namin pag-asa sa puso mo ang ligaya. Jesu Kristo sa sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na November 7, 2024, Huwebes, sa ganap ni ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatlag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lobo po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, iyong mga mahal namin sa buhay at lahat ng mga kaluluwa. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Shh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladala nilang mga imahen, dasalan at sampu ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.